Nag-inspeksyon kanina si Energy Secretary Jericho Petilla sa Malampaya facility. Nagkaroon kasi ng gas leak sa planta noong isang linggo dahil bago ang platform na nagpapalakas ng paghigop ng natural gas. Ayon pa sa Department of Energy o DOE, naghahanap din sila ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. May report si Julio Segovia. Ininspeksyon ni Energy Secretary Jericho Petilla kanina ang Malampaya facility na nasa bahagi ng West Philippine Sea. Nagka-gas leak kasi noong isang linggo sa bagong gawang platform na itinayo para mas mapalakas ang paghigop sa natural gas. Paliwanag ng Shell Exploration na operator ng Malampaya facility, dahil bago ang platform, normal lang daw na kung minsan nagkakaaberya. Hanggang 2024 na lang din ang kontrata ng Shell, kaya nananawagan sila sa gobyerno na pahabain pa ito ng 15 taon para mapalawig din ang oil exploration. We will proceed with more exploration, of course, kasi you need to be able to find first gas. And if we do, then we will proceed with development. Pag-aaralan ng gobyerno ang hiling na ito. Ang nakukuhang natural gas sa Malampaya facility ang ginagamit na mas murang panggatong ng tatlong malalaking planta na nagsusupply ng 1/3 ng kuryente sa Luzon. 10 na taon na lang ang nalalabi bago tuloy ang masaid ang nahihigop na natural gas ng Malampaya facility sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Kaya importante ngayon pa lang maghanap na ng ibang gas field, dahil kung ipagkikibit-balikat lang ito ng gobyerno, hindi malayong makaranas ulit tayo ng krisis sa kuryente sa susunod na dekada. Wala naman daw dapat ikabahala ayon sa DOE. Naghahanap na raw sila ng mga alternative power source gaya ng pag-import ng liquefied natural gas o di kaya sa irin pa ang natitirang natural gas ng Malampaya facility. Let's be prudent about time and take it not slowly, but gawin natin na covered lahat tayo. But you'll have to replace it with a large capacity na planta rin. Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, Julio Segovia, GMA News.